sumabit. Ayun. Magandang araw guys. Nandito po tayo sa Matipunso Elementary School. At may mga nagkalat na maraming balat po ng ahas. Mayroong malaki at mayroong liit. Eh, ba't doon sa may garden namin? Garden talaga yung pas bato-bato lang. So, interviewin natin si ma'am. Yung mga balat na nagkalat. Meron po kayo mga dyan, stock room na mabibigay. Meron po kami storage area. Hindi natin napapasok. Hindi pa rin po namin napapasok. Pero dati naman po, nung yan po ay inaayos ko, wala rin naman ako nakikita po. So, ang ganda dito, itong lugar nila ay mapuno, presko. Hindi na makipapangulo natin. Mga pupunta na, sir. Napangalan niyo ulit, sir? Sir Jay. Ako po si, tawagin ni Cobra Prince. Si, ma'am, ano po pangalan niyo po? Ma'am Dick, ma'am Grace po. So, patahat po natin, sir. Sa po, sila, siguro mga ganito lang po pala. Gawa ng siguro po ipapaanak mo po. Dalawa po yun doon natin. Medyo matagal na rin ito. Wala naman pagtataguan dito, sir. Yung mga ahas kasi nagbabaybay sila ng bakod. So, sinasabit nila sa mga magagaspang yung balat nila para sumabit. Tapos didiretso sila para maalis yung mga balat. Shed, lunok. Wala naman po dito tambak. Tapos sa likod naman po, naman po dito guys. Dito naman yung mga tampak namin. Kaya lang po yun naman po yung nakahalukog. Bago lang po tampak dito. So, huwag na lang po natin patagalin yung ganyan dahil tinatambayan po ng mga cobra. Dito po siguro nang gagaling yung mga ahas. Sa likod po sa dyan. Pero nililigit na rin naman. Yun. Anong gawin natin? Ako, ilalagay yung mga hindi nagkagamitin. Pagkaganto pong mawalan, ipunlan po ng mga asin. Tingnan natin ba meron na. Yung malalaking balat, sir, sa nakikita. Para ang malalaking balat ng ganto tambak guys, nagkakaroon ng mga lizard. Yung mga lizard ay pagkain ng maliliit na ahas. Kagaya nyo, no? May butike. May butike. Wala. Sinakain po yan ng mga maliliit na ahas. Ayan, ang daming butike. Daming butike. Nagkakaroon ng mga maliliit na ahas. Dahil yung mga ayan, yung mga skin pa. Ito. Good. Yung mga maliit na nagpapalit pelat guys. Pwedeng mga common snake lang yan. Yung mga wolf snake. Rating sa takwas meron batik-batik na white. May ahas bahay kung tawagin at ahas tulog. Ano yung cobra? Ano yung
Siguro weekend. Di ba dyan nakakita ng Kailangan po namin ng asama po. Hindi, wala. Sama na kuya ko, ma'am. Hindi. Kahit dito lang. Hindi po. Dati ni po sabi po kung ng CR. Sa po. Sa likod ng hindi niyo. Sa likod ng cabinet dyan.
Saan mo kami, ma'am? Dito ko, guys. Dinik ko o dinis ako? Huwag natin yung talk kay Ibay ko. Tsaka yung mga cabinet na hindi pinabubuksan. Kung nakakita ko dyan ng pinag-glue na ko ng asa, loob na si Mar. Yung nakita kong pinag-glue na ko ng asas dyan, gagalawin na. Tang na itik. Ay, ganda niyo. Ganda ng pattern, guys. Mumuti-muti siya tapos orange yung pattern niya. Laki ng mata. Okay, gecko. Ito yung mga gusto ng mga collector. Mga exotic abilities. Kailangan ko mag-spray kayo ng ano? Oy, sinadya yo. Feeling ko. Nalaglag. Dami yung ano, butike. Mayroon mga food source. Steak pub. May mga ano dito, charo, ipot. Ano ba? Ipot na ano. Kaahas to. Rogne, layo. Tabat yan ah. Kaya sa gilid. Mga okay na sa gilid.
Dami yung pinagbahay ng taga. Pagkakaman natin ng taga ay susunda ng ato. Dapat sa ganito ba? Hindi na bawasan yung tambak. Wala naman, silip-silipin lang po natin. Oh, madaming ano. Pinuputok na buong bilya, guys. Nanulot ako. Guys, kinakain dito ng mga ahas. Yeah. Ay! Dito! Dito! Bakit? Ay, tara! Dito, no? Ito, sir, yung cobra. Guys, yung mga nagpalit balat na cobra sa labas ay pumasok na dahil maulan. Ito, nakit sa ano, sako. Teka, yun na, yun Ito. Kailangan huwag ka masyado magalaw kasi mahalatakan yun eh. Kasi huwag dyan, baka dalawa. Sobit. Asan? Masdan muna natin yung kilos niya, guys. Obserbahan lang natin. Baba. Nathan, din ko na. Wala mong kasama. Hey, bumalik dito, bumalik dito. Bumalik. Bumalik. Boyta eh. Galing yun eh, para drop. Wala ba, mawahiwa kayo? Baka sumabog na naman yung bombilya. Yeah. Kaganyan po kasi maulan, papasok at papasok yung cobra. Mga bahay-bahay dahil may mga taga dito, may mga lizard pa. Pasak, pasak din.
Bakan siya. Labas natin yung lahat. Ano po? Eh, cobra! Oh my God! Galing po sa akin! Natulog nga! Oh my God! Ano siya? Ano siya? Cobra! Cobra? Hindi po, pero po maputi. Cobra? Dilaw po! May hair pa po! May hair pa po! Mayan. Kunin lang natin yung lalagyan. Iwan na naman. Parang kaka na. Kailangan po bawasan yung gamit doon. Pwede nga po yung sista ko rin galing. Yung mga tuko tapos na nagdaga. Kuya pa, pepecharo ka lang. Pakikita ko sa akin yung bata at para mag-aral na mabuti. Pakakagat pagka hindi nag-aral. Ako po ay tinanggal ko lahat ng lag. Walang hindi naman po talaga namin yan ang papasok. Si Richie lang po daw, pasok ko na ako. Ano talaga papatay na ng tao yan? Kahit maliit na cobra o malaki, makakapatay. Parehas po pinaka malaki. Ha? Yan po pinaka malaki. Adult na po yung ganito, pero meron pa dito mas malaki. Buhay pa po. Ito. May mga itlog oh. Kaya po bang itlog na yun na may sana? Hindi naman po nagawasan. Itlog lang mga. Wala naman nung ano dyan, gumagapang na ahas. Kasi kapag may ahas dyan, eh, makinis to. So, hindi naman. Wala naman dyan. Oo. Wala ko, kahit pala ka, hindi dumadaan dyan eh. Tanggalin nyo na rin po para... Doon na lang po, sa likod po sa likod. Antin! So, mga kaibigan, tapos na yung ating snake rescue dito sa Matipunso Elementary School. So, kaya may mga ahas dahil may mga habitat po sa paligid. Malinis naman po yung kapaligiran nila dito. So ayun lang po at salamat sa mga nag-share ng video natin at nanonood. Salamat po Sir Jem sa pag-invite sa amin at sila ma'am. Thank you po. Salamat, thank you po. Maraming salamat din po sa Prince Cobra Team sa paghuli po sa mga ahas po dito sa school. Maraming salamat po. Okay guys, bye-bye na tayo ma'am. Batiin yung mga estudyante nyo. Bye-bye po. Thank you po. Oh guys, meron dito mong dalawang patay na ahas. Dinala ng mga tao. Hindi na natin inabot dahil nasa snake rescue tayo kahapon. So, may mga tama ito ng hampas. So, isa itong brown rat snake na walang kamandag. At isang Philippine cobra, highly venomous. Kakamatay. So, papakilala natin sa inyo, sa iba nating viewers o sa mga bago nating manonood ang diferensya o pagkakaiba nila. So, unahin natin itong brown rat snake. Kung ano ba nga ba ang pagkakaiba ng brown rat snake sa Philippine cobra. So, ang una sa lahat, ang brown rat snake ay walang kamandag. Ito yon. At ang Philippine cobra naman ay makamandag, nakakamatay. Ang unang pagkakaiba nila, pangalan nila. Tapos umpisahan natin sa ulo, sa mata. Tabihin na natin. Ayan yung pagkakaiba ng mata nila. Yung Philippine cobra all black. Ito naman brown rat snake. Ayan o, may pabilog na yellow. Ayan, nilalanggam niya. Tapos meron siyang itim dito. Pattern. Philippine cobra wala.
yung ulo ng brown rat snake na walang kamandagay pahaba. Ito namang cobra ay punggok at bilugan. Yung brown rat snake pahaba. Ayan. So, mataba itong Philippine cobra. Itong rat snake pahaba talaga, napayat eh. Pattern naman nila, matataba kaliskis nito. Mga scales na may mga space pa. Itong brown rat snake maliliit yung kaliskis niya. Ito yung ulo. Hindi pa tayo malanggap na dyan. Katawan naman nila, ganun pa rin guys. Bilugan tong ano, Philippine cobra. Ito naman eh, payat, napahaba. Mas matigas siya dito, may buto. Itong Philippine cobra, malaman. Sa buntot naman nila. Punggok pa rin yung ano, buntot ng Philippine cobra. Mula dito sa puwet hanggang dito sa dulo ng buntot. Maiksi. Ito namang brown rat snake. Mula dito sa kanyang puwet. Pahaba. Ay, ang haba talaga. Oh. Kitang-kita yung difference. Tsaka itong ilalim ng Philippine cobra. Yellow. Kanyang belly o naninilaw. Ito naman brown rat snake, all white, namumuti pa. Ito yung ari ng isang ahas. Yung bago siya mamatay, naglabas siya ng kanyang ano, ari. Ito mukhang ang babae ito. Kasi walang lumabas na ari eh. Pag stress sila, nilalabas nila yan. So, ayan lang po. Ang importante, itong brown rat snake. Kasi pinapatay ng mga tao ito eh. Akala nila brown rat, akala nila sa brown rat snake makamandag. So, pinapatay nila. Pag naubos kasi yung brown rat snake, nadami yung pesteng daga. Pwede kayo magkasakit ng leptospirosis. So, matatagpuan po ito sa yan, sa Manila. Madami nitong brown rat snake. Itong Philippine cobra wala naman dyan sa city ng Manila. So, ayun lang. Dito naman sa bandang mga kabukiran, pag pinatay patayin nyo, pag naubos tong brown rat snake, dadami naman tong ano, Philippine cobra. Magkaaway kasi sila o magkalaban sa teritoryo. Hindi sila pwede magsama sa isang lugar o sa isang lungga. So kapag naubos nyo yung brown rat snake, kapapatay, dadami na yung Philippine cobra sa lugar nyo. Okay. Sana paramihin natin tong brown rat snake sa inyong lugar. Kasi pag pinatay natin sila, magkakaroon ng mga Philippine cobra. Lalo na sa mga farm. So, importante sa inyo ang brown rat snake. Sa mga kaibigan natin magsasaka, mabigyan po natin ng halaga ang mga gantong uri ng ahas. Ayan. Ayan yung pagkakaiba nila. Itong brown rat snake guys, aktibo to sa gabi. Pero minsan sa umaga lumalabas din sila. Ganun din yung ano, cobra. Pag may mga patay na cobra, guys, huwag nyo hawakan kagaya ng paghawak ko. Kasi yung fangs nila pwede makapangagat pa. O pwede makatusok at delikado yun.
Ay, ang ginagawa namin sa mga patay na aso gaya nito, may nagdala dito, buhay pa ito kahapon eh, sabi. Eh, matpatay na ngayon pag gising namin. Lilibing namin para sa safety. Lilibing po ni Kabyao. Ganun talaga, hindi natin alam kung anong kamatayan ang nangyari. Ayan guys, sana may naitulong ako ngayong araw. Okay.